atang line up na agad eh. Mm-hmm. Pero ang ganda ng pag, ang ganda ng pag-invade. Still, the meta is invading, denying away from the Season 2 champion. Nakuha yan ng side ng Season 4 champion on the hands of Rapincha, and they're still going for more. They're gonna get the kill on D, and mukhang susundan pa si Disanya. Hindi, kaya BJ tower almost had it, pero nakakuha naman siya ng isa doon. Buhay pa rin siya, pero napaan nila dito si Yaku. Yaku mukhang lalaban siya, pero Granger with the Death Sonata fending off. Gagamitin niya yung kanyang Death Sonata para lang matabo itong si Selena, pero hindi pa tapos si JP with the Cleansing Duet taking the life of Aurora. And oh, Napaka-nipusakin taking down itong si Brock na bato while Yaku which is on the Claude, na kaya niyang alagaan yung sarili niya, kaya niyang magmamba out kapag nasa pins na siya, pero mukhang papasok with the RKO para sa dalawa na huli nila yung dalawa. And una-una pa nga bumagsak dito yung tangin ng side ng Season 2 champion, kasusunod na nga itong si Season and double kill. Pero si Claude, napaka-tag life niya, my friend, sumusugod sa base ng kada. Teka lang, try ko nga rin yung pagtalo na yan. Tignan natin kung may mapapatay tayo, pero Rapisha to the rescue, kinalmot na nga, kinagat pa nga Yaku to be taken down. But at the same time, mawawala din dito yung Esmeralda. Rapisha may iiwan, hindi siya the Blazing Duet, even yung normal attack lang dito ni Claude. Tignan mo yan, nakipag 1v1 sa tatlo. Lunok, Yaku, Mia, nag-Art of Thievery, legendary para kay JP. Mag-isa lang siya dyan, medyo si sinamahan siya ni Renzio, pero going back for more. JP taking down D as well with a triple kill. Maniakin mo, pero mukhang ihahatid na rin sa base. Pero masyadong malalim kay Maniac, man. Masyadong overextend yan. Grabe naman, hanggang sa ano, no? Hanggang sa bahay. Naman di ka na. Umakit, kumakatok sa pintuan. Pero yung nakakamunti ka na. No? Ano, yung, ano yung mga near-death experience? Pero hindi pa rin para kay JP eh. So may Blazing Duet itong si JP at dedetecho. Itong si Hylos, pero that's a tank kasi. Levels of Blades, gagamitin din ni Link. Parkour na naman. And target nila is gonna be itong si Rapisha. Rapisha na wala ng Way of the Dragon with the Godlike Streak para kay Yaku. And going for more, they're taking the tower. Kagura may iwan dito. Si JP, Pusaken will be there as well with the Bouncing Ball. Pero matataya nila dito si Yaku kasi hindi siya makapag-dash out doon. Renzio going for the normal on D. And even naiwan dito si Dizanya. Dizanya wala na rin, nawala. Queen pa nga. Actually, tatlo yung turtle, yung tier 1 turret sa gitna, tapos isang casualty, and hindi pa matatapos ang laban dito dahil ba Season 2 champion, sabay patlok, patlok, patay para sa side ng Season 2 champion natin. Renzo will fall down, wala nang Granger para sa side ng Season 4 champs, pero Fuzakin, bouncing ball pa naman dito, pero sabay kakagatin dito ni Koopa, wala nga lang buhay, sabay habol naman at mga ating Joed, few with a place together with Yako, trying to take it, eto na. JP nakakuha pa rin dito ng kill at nakasurvive pa. Medyo matindi ang laban natin dito. In fairness, puhalitan. Alam mo, ang heavy ng psycho, ano, ng psycho moves dito na side ng Season 4 champion. Ha? Alam nila na malikot masama pa dito itong siling. Pero grabe yung mga sidestep nila. Sige, huwag tayong patuya, huwag tayong pahuli. Pero sipa para kay Ethon or kay Ethon. And kasama pa nung Last Insanity, enough nga ba yan? Even Hylos nilapag niya na dito yung kanyang carpet, pero babawi yung Season 2 champion nilang sa Ultimate Champion game. Magpo-fall back na so far etong S4 champion. Napabagtak naman nila dito yung Hylos, pero they're opting for more para sa side ng Season 4 champion. Nandito pa rin naman yung mga core nila, kasama din yung Kristen lang yan. Natitira si Yaku, low on HP, wala na din yung ulti, hindi na rin niya nahabol, and siya pa nga yung ahabol. Is itong si Link. Pero ito, face taking lang ulit sa may damo, sa may bandang jungle ang champion. Pero si Yaku nag-aabang lang din na makakuha doon sa may likod. Napitas niya na dito si Granger with Unstoppable, and followed by the Kagura na napaula na dito ni Pew with a double kill na on that Link. Diving into the tower, they want more para sa side ng S2 champion natin dito. Rapisha trying to run away. Rapisha hindi na rin siya kakabulin masyado ng I think may action dun. Action Jackson sa taas ng mapa natin. Rapisha will fall down. Fuzakin susunod na nga ba? Medyo makunat dito. Medyo may Star Flicker out. Naku, eto nga si Fuse. Sabay pasok. Makakakunan ng kill ang ating Uranus on that D. Sabay pasok na Yaku dito. With an ultimate lang. Sa cycling ko. Habulin nyo ako. Hanapin nyo ako. Pero si pa nila. And the first down. Pulong trap. Sasamantarin ba ito ng Season 4 jump? Knowing that wala si Ling. Mukhang oo. Oo. Kasi wala silang pang burst down dito. Pero
tatry pa rin na bigyan ng problema ng season 2 champion dito, yung season 4 champion, napatay naman nila. Etong si Pew, pero they're going for more. May iwan dito si D, di na nasunog, and Kagura to take that kill. Raplisha going for the Zanya. Di Zanya, he's still alive. Na-stun niya dito etong si Raplisha, or nagkaroon pa siya ng armor rather para sa isang PNK. Pero at least, nai-interrupt nila yung Lord na gustong take dito ng Silent Champion, pero may nag-award siya na minions at the top lane. Andyan naman itong si KLVJ to protect that, pero Ethan mukhang mamamatay din in the hands of this Ranger na napakasakit. Saan nakapwesto dito yung Link sa Mandalay, pero mukhang pangkuli at tatayan nila dito si Pew. Pew is still alive, Renzio is still alive, rather Pew is dead. It's either you and me, you or me, pero Yaku finding the right target. Renzio masyadong open. Pabagsak nila dito si Renzio, and Yaku, he's still alive. Parkour pabalik, pero hahabol pa nga ba dito si Yaku? Wala na siyang ulti, eh. Medyo delikado na yan. May sipa pa dito si Cho. Hindi na sila mag-overextend pa. One for one exchange. Napatay na nila yung gusto nila patayin. Pero ang death pa dito is going to be BD. He's dead. Pero mega kill para kay KLVJ. Kisanya is may one. Sa may bandang likod, Kisanya nakaroon pa ng armor. Raplisha, gigil na gigil kay Kisanya. Pero hindi na dapat siya ang kanyang hinahabol kasi si JP. Tayang-taya na ni Yaku. Another type of supplies. Napakaganda. Mamba out doon ni JP. He's still alive. Yaku, parkour out. Ayun na si Raplisha, pero hindi. Okay, nakita natin doon, medyo nagdelikado yung Link natin. Pero ito lang, Link again with the energy that he needs going for the team fight right now dito sa blue buff area ng season 2 champion natin. Very low si Pew, makakasurvive pa nga. So, teka lang si Esan, mamba out yung top ng season 2 champs natin. Pero si Fusa, kaya napakakunit ng mga frontliner ng season 4 champ. Pero ito, ang ganda ng patabay na ginagawa season 2 champion natin. Although yes, namatay, pero look at the main wave sa top at saka sa mid lane natin. Dalawa min. Alam mo, buti hindi super minions to, ha? Buti hindi mega minions to, ha? Ay! Tatapusin na! Tatapusin na! Hindi na pinag-season 2 champion. Bring to the throne para sa side ng season 2 champion. Bakit kami makikipaglokohan sa inyo dyan sa may, ano, sa may gitna ng mapa? Kung pwede namang, kung pwede na the crime kung saan namatay dito si Claude, and hindi yun eh, wala din siya ng RKO eh, wala siyang ulti para sa Atlas, kalalabas lang si JP, and siya pa nga pauwi na ulit itong si Pew. I mean, kalalabas lang nito ni Pew. Series number 2, game number 1. Ganun kalaki, ganun kalalim yung naging history ng Polvo guys for this tournament. Talagang pansin na pansin yan kasi dito makikita natin si Last Chi makakatakas with 1,000 pounder, pero si Jay kamunti ka na ang Lugi na season 2 siya. Woo! Grabe naman si Captain Faye with a killing spree and a double kill, pero si Jeff Fit Forever tatakbo ba or lalaban yan ang tanong kasi si Kiluwash dito mapatay din with a killing spree para dito kay Yelly Hayes. Si Payne inahabol dito ni Jeff Cutie. Makulit ka, disengage siya. Beshi, lumiliit na talaga. Tama yung map control dito for the side of season 3, lumiliit. And si Rio, though ang maganda lang nagagawa rin dito ni Rio, hindi na-stop yung part niya. Hindi siya namamatay dito, pero look at that sound force nila pag narito kato, hindi siya from the side of season 1. Invade, kanina pa sinubukan dito, Hurricane Dance to cover this one up. Ribo, medyo kangkarot na trumpo dito si ano ha. Ang likot, di ba? Kung mawala eh. Parang trumpo lang dito, kaliwat kanan, blazing duet sa mukha. Makuha ba dito? Rio, sidestep. Nako. Game ay pabalik. Ala. Hello. Medyo ano to, medyo mahirap to Beshi. This is a level 9 Coco for a fighter. Tapos pinaka-carry ni ng season 3 champion, sinasabi natin aabangan pagdating sa damage, is still at level 7. Papatay pa nga, mga kaibigan, dahil level 1 ang hashtag Aether lang malakas for the season 1 champion. At ito na si Kluwash with that body. Hindi ka nakabuli na si Pain. Pero napaka hirap nga naman talaga lumaban na yun. At problema dito. Nandito naman si Fane. So question here, mararamdaman ba ni Kapitan Fane na meron pala? So let us see guys kung sino. Oh! Nakuha! Kikiluwash mga kaibigan, with funny. Ito yung sinasabi na lahat ng bagay pagka inantay mo talaga, makukuha mo. Yun ang sinasabi. In time lang. Pero yan na nga, Jeff Cutie trying to run para sa kanyang buhay. Coco, sobrang gangster naman ni Coco dito. Nag-mintness rin si Kapitan Fane, but they're able to take down. Ito na ang wall lock coming from Lasty and the wall, or me, the cable dance, ginagawa pa dito ni Kiluwash. Out na muna. Ay, ang ganda ng ano, Yaka! Diyos ko si Kiluwash! Sakto! Setup. Sakto cuddle weather ngayon, guys. Pero grabe, ito yung inaantay natin.
Maxia. Ito na, huli na. Si Elite, bakit? Igan, nakikita natin damage dito ng S1. Chunk, ito na, amazing duet para kay Rio. Patay si Pine Coco doon. Kasi nga lang, two players dito ang napatay ng Season 1 champs against the Season 3 for Season 3. Yes, there is the Claude. Pinakamagal. Pero nandito si Ribo. Hina-highlight natin si Claude pero nagpakita ng damage dito ang Harit. Okay, nakaabang ako kung saan napupunta yung ulti ni J dito kasi para naka-ready sila anytime. Pero anyway, nakahulo dito mga kaibigan. Pero Winter Truncheon, ang sagot ng Esmeralda, buhan pa rin si Kapitan Pingin sa ating laro. Pero si Heli Hayes may double kill na napakagandang damage ang pinapakita dito. Blazing Duet para kay Rio. Sama ko pa rin giluwash dito ng mga kapatay para sa kanyang pani. Pero kita natin, there is the Lord pa dedefend dito. Calling Star mo naman para kay Pain. Palagpa! Pero tower lock mga kaibigan. Pero minions dito ang Season 1 champs. Ayun na. Nakita natin dito nakakangiti. At syempre nandito si Pro. One death si pareng Coco dito. Napatay yata siya ng jungle earlier. So that is a delay na agad for the... Ito na ang tatlo. Talaga namang patay ang Hellcurt dito na Season 1. Di alam mo yung babangga sa yung kotse, wala ka na magagawa. Sasaluhi mo na lang. Ganun ko siya nakita. Very aggressive Rio dito. Invade, apakaganda ng pinapakita ng performance ng Season 3 sa ating early game against S1. And there you go, Rio. Is more on pagdating, nagsisplit po siya. Pero kita natin yung damage to isang, medyo napalayo o napalalim lang naman ang Way of the Dragon doon. Nag-clicker, sabi ko, na-patch na naman ba ito? Layo naman nung ano nun. Nung Way of the Dragon. Umabot ang Gantore. Nagulat na ako. May Flicker pala. May Flicker. Hindi naman pala na-patch. Pero yan na. In-art-guard dito. Guard-guard attack yung tawag sa first kill dito. Ang guard-guard attack na. Tapos, yan na. Ayan pa. Nakita natin si Jay. At hindi pa rin talaga umuwi si Killwash dito. Kasi si Yuji ang wala ng buhay. At makapatay dito ni Rio. Sa ating laban, 8-6 sa ating score. Pero kita natin, mapa. Ang dami na nasa. Pero Hellcurt, medyo malayo pa yata ang kailangan niya habulin. Pero ayun! Speaking of habol, napakitaan tayo. Oh! My God! Because of that little wonder, buhay pa rin yung Hellcurt doon. Isa na lang, isang tira na lang. Pero nandito na, Way of the Dragon. Mga kaibigan, pero kita natin si buhay pa. Pero nakita ni Rio with that Lancelot. Si Eli Hayes nang zone out ng players. Last insanity para kay Captain Pain. And Killwash is still alive. Pero nandoon si Eli Hayes makakapatay ng Valir. Ang dami yung pulado eh. Pero hindi talaga nagkakatuluyan minsan eh. Killwash muntikan. Eli Hayes muntikan as well. Look at that. Going in si Jeff Cutie against two members of Season 1 champion. Uy! Naligaw dito! The guard trap! Ayun, nahuli na dito si Rio. And another one, guard mode na naman dito. Kagat after kagat, masyado kang malayo. Intermate. Natuwa ako sa pakiramdaman ni Coco dito. Pwede siyang lumain eh, pero yung ginawa niya, umiwas siya sa bush. Alam niya kasi wala siya na talent, pero look at that, sinagasaan! So, pero si Jeff Beauty forever dito, makakulat na talaga yan. At tanong Natalia, nandun lang sa ating park. At ang kumot ng has been taken here by Season 1 champs. Tumilin mga kaibigan, eto na si Jay tumatakbo. Ang ganda ng pwersa dito ng Season 1. Kakatok na sila. And look at that. The play coming from Jay trying to cut ang kanilang minions. Mulato agad ang turret dito sa top side. Last insanity kinumit na rin. Nagkakadikitan dito. Disengage muna for the side of Season 3. Trying to recompose ang kanilang galawan dito. Uy! Sa kabilang pader lang pala. Pero yan na. Naipit na dito ang si Eli Hayes going from the backline. Naman si Jay trying to catch ang PNK nila. Eli Hayes will fall down. Susunod pa ba? Si Ribu dito pumapalag naman ang Season 1 champ dito. Stand being hold immune. Kumakukong Winter Truncheon. Mulato si Ribu. Ribu will fall down. Can't initiate. Guard. Be angry. Ang sinagot naman ni Yuji dito. Flicker out. Sabay pumasok dito. The power tower. Napawaw pa nga dito. Si Shatel Jeff Cutie. Mulato. Pero buhay pa nga. Pain will fall. Wipe out ang buong Season 1. Oh my God, for that clap. Ilang seconds na lang, buhay na rin dito si Jay para sa side ng Season 3 chance. Pero kita natin yung glorious pathway. Pinasok na agad mga kaibigan kasi namama pa ng Dark Deadfold. Pero si Jeff Beauty forever, dinedefend nila ang kanilang Tori dito. Si Lowash, oh my God, with a kill. Plus sa Sipa pa sa kanya, Life Orb naman para dito sa
isang Luna. Lunox and Revo is down with killing spree para sa isang Uranus sa mga pre-isa. Kasi dito ang S1 chance may isasagot against Season 3. Si Ellie Hayes na iwan mga kaibigan against 4 at napakakunat talaga. Isang na breaker out pa. And nandito na natuhog at napatay ni Barry. Ito, knock up the trap. Ito, Wave the Dragon, itutuloy ba? Killwash will fall, na-snap siya dito. Sino ba susunod? Jay, nakaapang lang. All na every position ako. Nag-audition ng ano? Ang Season 3, si Pwede po. Oo. At saka, nawawala si Jay, ha? Oo, yun yung kailangan ano din dito. Delikado yung for Season 1 kapag hindi nila napansin yung natalo dito. Pero anyways, kinukuha nila ang ikalawang Lord ngayon sa ating laro. Napakasakit ang damage. Tumulong pa si Lord sa ating laro ngayon. And that is going to be a shutdown here. And a mega kill for the Hellcurt of Season 1 champs. Again, this is the level 2 Lord. Pero natalo na to, nagtatago sa bush. Pinaka-crucial dito, kumago pa niya, pero nagpakita na at lalayo dito. Last Insanity Capitan Pain, gagamitin pa just to take this Lord. And na-secure with a threat retribution, rinig na rinig natin. Ito na, naku po, hindi pa Santa championship natin. But anyways, the Dark Knight falls, pero si Jeff King forever, papasok lang dito naman, patay dito si Coco, mga kaibigan, with a cheat control lang din. Winter Truncheon, ginamit na dito ni Barry Rivo. Siyempre, hindi tayo papatalo kasi meron na naman dito. Sanity. Wala daw si Pari Kiluwash. Flicker in naman para kay Kapitan Pain. Pero nakakatakas pa rin. Yan ba ang ating tanong ng Art Art. At nasundot si Tiktik dito ni Pari Haley Hayes with that triple kill para sa isang Hylos. And Lord, nandito na kumakatok sa pituan ng ating seed. Back. That's the game 3 action. The Enchantel. Salamat, Wolf. Ang ating Tab Global Broadcaster. Of course, eto na sinasabi natin, an early aggressiveness ang pinapakita ng Season 1 champs. And nakikipagkakalkulahan dito or minasukatan dito si Yeles. Ayun o, magnanakaw. Nakakaw lang mga kaibigan. Napadaan lang, tas nakakuha pa ng kailangan kuhanin. And actually dito, kung mapansin natin, yung nag-i-invade pa is Season 3 champs. Usually, pagka meron kang Grok at saka Kimi sa lineup box, nag-i-invade. Pero anyways, baka kaibigan with it, execute, naka-secure agad. Si parang Yelly Haze dati nila Season 1 champs. Ay, ito pala, Beshi. Ang mapapansin natin for the lineup of Season 1 champs, nakasanayin kasi natin talaga si Yelly Haze na more on the hard tank. Ngayon, si Ribo naman yung naka-tank for Season 1. So, nakita natin yung palitan nila ng roles. Doon din sila nakilala yung palitan nila ng roles. Kasi, kanina si Ribo naman yung naka-core. Ngayon, tank naman siya. Alam mo, ano eh, ang tawag dito, Chantel, nasabi ni Wolf kasi, noon kasi pala talaga is wala pang role talaga. Kunyari, wala pa si offlane or wala pa si mid hero. Kung sino lang yung may pinakamagaling gumamit. Yung noon, nung Season 1. So I think lumabas na naman to. Sabi, oh, ito mas magaling naman si Ribo mag-rank. Ikaw na muna mag-rank, Ribo. I think ganun lumalabas ang galawan ngayon ng Season 1 champs against Season 3. Yun yung sinasabi natin kanina na magiging gulangan yung laro natin ngayon. Pero kita natin, off-cam kill, that is Pain on that cushion, killing this Jay or export ng Season 3 champs. At si Yelly Haze, grabe talaga yung vision na binibigay. Kasi nga lang nahuli, na ano, pa na nag-rock. Pero kita natin dito makakatakas pa rin against this Season 3 champs. At habang nangyari yun, top lane side, si Coco naman ang lumalamang against Jeff Beauty Forever. Oh, Purify. Mga kaibigan, tas on Samuel Force, at ayun na lang, ang execute ni parang Yelly Haze dito on this Natalia, 3-0 agad ating score. Every cooldown, nagagamit talaga ni Yelly Haze yung execute niya. Ang likod ni Yelly Haze dito, parang batang kakatuto lang maglakad. Kung saan napupunta. And maganda dito, every punta niya, nakakuha siya ng kills. Score, 3-0 in favor of Season 1. Bumabuelo ng isang malakas ang Season 1 going against Season 3. Ito na naman si Yelly Haze, ha. Kumakalkula naman dito
nangaano lang, nangaaning lang siya eh, no? Nagpapataranta lang siya nung exclamation mode niya. At nakita siya dito na pulado. Kill yung gustong kuhanin or gawin dito ng season 1 champs kasi meron silang Natalia and Fusion. And speaking of, yun yung combo na kaya nilang ibigay with that damage dito para sa kanilang lineup. At makaredy lang din naman ang season 3 for the backup kasi sa may bottom lane side, nakita at naramdaman ni paring Rio na nandun pala si paring Tain on Fusion. Yelly Hayes, nakaredy at nagpapanggap na nadikitan mga kaibigan plus RJ on that last inside deep tinker in para sa kanya. Pero yun, napatay na si paring Yelly Hayes dito pero may sagot lang naman. Pain with that kill at kita natin dito talaga na nasaktuhan ng gawa na yun ni Kiluwash. Sobrang lumalawak yung mapa nila. So Turtle again has been secured here by season 3 si Rio. Makakitong dito kung makakatakas pa pero nadikitan ng season 3 habang nandun sa may patalikod si Yelly Hayes. Nakita na UJ with that kill on to that Kimi and Jakur has been pa naku pinalapit pa nga mga kaibigan double kill para kay UJ at eto na ito ang susunod si Peyton dito na for the backup. Kiluwash halos wala na buhay at grabe yung damage para sa iyo with Holy Stormon. Patay si Ribo pero patay si Kiluwash at eto si Rio na iwan against 4 and a kill. Sinangat muna nila yung minion wave para mapilitan na may umalis for the side of season 3. Pero ito naman si Yelly Hayes mga kaibigan zoning out this BNK game sa ating laro kasi nga lang natin na ang mga kasama niya. Turtle nakuha na season 1 pero napatay dito si Yelly Hayes. Pumasok na dito ang mga tropa natin coming from season 1 champ and checker dito pero si Coco napakakunat lang din naman. Naabot na ko po buhay hindi patay sa kamay ni paring Rio. 11-8 ang ating score in favor of Season 3 in terms of their gold plus yung momentum na pupunta na dito burst coming from the side of Pain and another one wall lock wall charge sa mukha pero pumapalag si Rio first agad ng mga heroes so now kailangan ko objective makita natin dito ang stumble for si Yelly Hayes out para sa kanya. Oh bumalik men nakita natin grabe in-execute eh pinag-uusapan natin kanina na na kala mo ligtas ka na pero meron na namang balang nakatira dito si Yelly Hayes and matindi dyan is if ever sana makaligtas pala may execute din pala si Pain. Ooh, okay so ganun ka no parang ang lineup dito talaga ng Season 1 champs is more on the burst tapos instant kill execute pag hindi naging effective sa Natalia sa Fusion automatic yung isa yung magagamit ng execute but anyways that is a Blade of Heptasis ngayon for this Natalia top farmer for this game is this Kimi pero hindi malayo yung goal dito na Esmeralda tama 13-18 still the momentum for the side of season 1 7 seconds Lord, para sa unang Lord na lalabas. Ito ha, pansinin niyo guys ha, yung mga style pala dito ng mga pro players is usually they don't go for the clash. I mean ang Lord agad tinatawid muna nila yung mga minions. So if ever matalo kayo, meron kayong time para sama mo nakapag-impact kayo na walang mabubush kasi nagagat lahat eh. Yun yung ano, mahirap matutunan kasi magandang communication dapat para magawa nyo. And there para you go. Para hindi madiretso. Oo, hindi madiretso. Okay lang matalo as long as nakatawid yung minions mo. Kumbaga sila yung magde-defend para sa inyo. Pero habang nangyayari yun, si Last Team makapatay na dito mga kaibigan. This is going to be Rio versus Yelly Hayes. Nakita. And mukhang another one. At yung sinasabi mo nakapag-luta tayo. O, diba? Oh. Punong-puno yung shield ng Esmeralda sa ating laro. 15-9 ang ating score. The damage is already here for Rio ng Season 3 champs. So, ginagawa ng Season 1 naman ngayon is nag-sisira ng Torre dito or nagpapangat ng Minion Wave against Season 3. Although, we have the Lord here. Kaya sinasabi natin, wala talagang DPS dito for the side of Season 3. So, kung gusto na kumuha ng objective, kailangan pumatay muna sila ng isang player come from Season 1. Ayun, mukhang huminto si ano doon ha. Feeling ko si Coco eh. Si Coco ata yung huminto doon kanina eh. Nandun lang siya sa tabi ng ano eh, sa lagubang. Ayan. Ayan, si Coco guys ng... Oh, yun know, nakangiti talaga si ano... Si may halong kilig. Oo, sabi niya, uy, na-miss ko kayo. Ganon. Oh, ano, ayun, tala mo si Rimo din, oh. Uy, Heysa. Oh, at saka ito kasi yung mga pinapanood natin or actually specifically for sila talaga yung napagdaanan nila yung wala talagang
sponsor na team. Yung kumbaga tournament-tournament lang, ganyan. Kanya-kanyang pera, tapos biglang, ayun, nag-boom na. Tapos ngayon, napapanood natin sila sa mga screen natin. Inaabangan din natin sila. Maganda yung growth ng mga teams, ng mga players na to, even the orgs itself. Nakikita natin, nag-grow sila. Oh, tsaka ngayon kasi parang nakakatuwa din na nakikita na naglalaro ngayon. Kasi ang dami usbong na mga bagong pro player. So, na-enjoy nila yung time nila before season 1 champs, season 3 champs. Tapos meron na tayo ngayon mga nakikita din na naglalaro sa iba-ibang teams na nag-champion din for MPL. Pero anyway, gaya na sinabi natin, this MCI is talagang para makita natin yung history at para bumalik tayo sa nakaraan at makita natin kung gaano ba ang galawan ng mga kinalakihan nating favorite pro players. Talagang kinalakihan eh, no? Literal na, uyo, si Baby Kilwash. Oo, si Baby Kilwash. Nagpo-funny daw yan eh. Oo nga eh. Hindi ko lang sure kung same sila ng kulay ng buhok, pero same sila ng tali na mo. Yan. Oh, bawal pa ata pag ano eh, pagka baby. Bawal pa sa balat. Sensitive. Oo. Ano lang tawag dito? Edit lang ata pwede. Nung season 3, best, di ba yun yung ano, ang hindi ko din makakalimutan nun, yung taas ng balahibo ko nung nagsasalita na yung Manjin Buu, tas pumiyok pa sila nung para sa, basta yun, nung tinatag nila yung para sa mga sumusuporta sa ganyan-ganyan, tas parang may pumiyok. Ganun kagrabe yung hype nun. Tas malamig, tas ang ingay ng mga tao. So, ang saya kasi nakita ko yung championship nung dalawang teams na to. Tama ka dyan. Hay, kakaiba ang pinapakita. Uy, may puppy ba 'yun? Yung nasa sulok ni Pain. Oo, oh, aso oh. Naman 'yan. Sabi ko 'yun. May stock. Tinitingnan ko mabuti ang lahat lang. Ano 'yun, parang map eh. Naging map kasi. Ayan. Anong lahi 'yan? Shitsu 'yan ganyan, 'di ba? Parang minsan hindi kasi minsan nakakalansi. Ay, kinikilig si ano. Eh, sabi niya, ano ka ba, tol? Ano ba, kapit? Ikaw lang ano? Sige na. Ay, ito, bigay na. Huwag ba ako titigan? Nangingiti ako eh. Oh, isa lang. Eh, naluluha ka. Ayan naman, ikaw naman kasi. Pero yan na. Speaking of, nasa screen natin yung feed. Ayan na. Uy, ikaw, nakikita tayo ngayon. Ayan na. Ayan. Sino mas maganda, Banks? Si Ace ko siya. Ay, si Coco o si Pusakin. Pagandaan ng Bangs eh, oh. Oh, may kagatabi pa. Speaking of Pusakin, Beshi, sa MPL ko na nakita yung growth literal nung buhok niya. Kasi diba dati, ano lang yun, man-man. Tapos ngayon nalulugay na rin niya, one side na, ganun. Shih Tzu hair lang dati si ano eh, si Pusakin eh. Yung nakatali lang sa gitna, oh, no? Sa gitna, oh. Shih Tzu hair lang siya ngayon noon eh. Parang bagong ribbon pa nga ngayon eh. Nakita ko kanina. Talagang iba-iba ang alaga. Sumusunod sa galaw mo. No. Tanong nga natin kung anong shampoo niyan. Pero eto lang guys. 15-9 ang ating score. Momentum for the side of Team Season 1. Lord is already up for grabs. Nasa defense mode. Etong Season 3. Tignan natin ha, kung gagawin ulit style. Yung style ngayon na tinatawid muna lahat. Parang ganoon eh. Oh, parang ganoon oh. Oh, 'di ba? Kita natin laging may nasa top, laging may nasa bottom lane, tapos clear na minion wave. Para if ever nga, aming sinasabi mo, merong magde-defend na minions dito pagka nagkaroon ng problema. All for your season 1 champs. Ang kailangan nila dito bantayan or as much as possible counter is this Esmeralda. Kasi kita natin yung damage kanina. Lalong-lalo na pag nakikita yung Natalia. Nung game number 2, as long as mapatay yung Natalia, goods na agad para sa season 1. Pero anyways, kita natin dito na kung pinasok na mga kaibigan ni Pareng Coco dito on this game. Habang nangyayari yung Lord, buhay pa rin. Pumasok na ulit killing spree para sa ating Kimi ngayon. Sa ating laro. Kiluwash! Nare-reset yung ating Lord. Oh, narinig, na-reset. Pero si Pain, papasok lang naman. Takbo dito ang mga players ng Season 3. That is going to be a kill for Pain yan sa ating laban. Pero si Rio, on-truth damage. Talagang laban lang din naman. Dito ang ating Team Season 3 champs. May Kruhan.
Dito, sinusundo na sila dito ni Coco Pulado, Jeff Cutie forever will fall. Rio, sinusustain lang kanyang sarili. Eto na si Ellie Ace for the backup, trying to burst. Tatlong miyembro, bumagsak isa-isa, dalawa down for the side of Team Season 1. Habang chumachani-chani lang dito si Yuji, ang ganda nang pinakita dito ni Yelis plus Yuji. Alam mo, ang galing eh, no? Yung sa kabilang backward moments, Yuji, hindi siya lumalapit talaga. Dahil alam niyo, once na lumapit siya, medyo yatap siya. Kaya ano? Yatarp. Esmeralda. No, yatarp talaga. Kita natin to, yung kumirin yung positioning doon ni parang Yuji. Sobrang hirap talawin rin. Lalo-lalo na may nagsusunod na players dito. Confirm season 1. So yung season 3 champs natin, hindi nila mapuntahan yung DPS ng Kimi. So nice play there. Confirm season 1 champs. Nakita natin damage kanina ni Ryo, pero na-counter out pa din nila sa ating laro. Anyways, 21-12 ang ating score ngayon sa ating laro. Plus a Lord again dito sa ating laban. Although wala pa nga nagtatry kumuha yan. At kita natin kanina, tinry ituloy, pero na-reset pa din talaga. Diyan, Chantel, on point lahat ng ine-explain mo. Pero eto na, 21-12. Balik tayo yung mga ano nila, yung mga puntos nila dito. 4K golded in favor of season 1. Wala pa rin kumukuha ng Lord. Objective for the side as well ng season 1. Si Pain, ha? Inaabang ko pa yung mga ano, yung mga burst ni Pain dito eh. And na, nahuli ata si Coco dito. Disengage na muna, and we are angry being popped by PNK. Ang kunat pala dito ng dalawang players talaga natin coming from these two teams actually ngayon sa ating laro. And for this one, may kita natin necklace of Durant's, meron na ang Team Season 1 champ. So feeling ko for Season 3, kailangan magkuha na rin sila kasi hindi din na ma-burst actually yung Uranus dito sa ating laban. So kailangan kontrahin nila dito yung mga pag- yung mga kunat na heroes. But anyway, this is the first Lord para sa ating almost 16-minute na game. Nandito si Rebo for the Vision, si Coco na kinakalaban ng players ng Team Season 3 champs at napakakunat and a buy time actually for this one para ma-secure ang Lord. Ang kunat ni Coco. Coco doing his thing. Alam mo, minsan makikita mo sa Tams, ngayon naman si Uranus niya pinapakita dito. Iba. Parang yun yung ano nila, no, play nila since before, na talaga ang magbibigay sa kanila ng space dito is si Coco. Habang the rest of the gang kumukuha ng Lord. Oo. Oh, at saka kunat. Ang kunat talaga, Beshi. Isipin mo para maano mo yun. Natapos ko na yung dalawang sentence, hindi pa rin siya namamatay. Dito para sa atin. Pero diba? Po, round ano yan, round 3 na yan. Siya pa rin buo pa rin yung buhay niya habang yung iba pababa na pababa yung buhay. Siya, relax lang. Oo, oh, ikot-ikot lang, literal. Para oh, dito sa Uranus na nga season 1 champ. Oo, oh, diba? Talaga nagpa-front na siya dito actually for this team. At habang nangyayari yun, we have Natalia on the top lane side. Gumagawa ng objectives para sa ating team. And Lord dito, nakaangat na. Defend last insanity for Jay, pero not enough yung DPS dito. Ganun sinabi natin si Rion na dito na pasok, mga kaibigan. And that is going to be a kill para kay Captain Kane dito na season 1 champs. Nandun din hinahatid, mga kaibigan, ang players dito na season 3. Grabe minion wave, only flow para dito sa side na season 1. Naka-clear lang another one. Si Coco, man, napakakunat talaga. Pakipansin. 15 ata yung items siya na nakalagay. di ba? Tinan mo naman ginagawa niya. Kanina pa siya dyan, mag-apon siya. Siya naging gwardya ng season 1 champs. Coco atras sa back. Match Wolf! Game from Tham. Yeah, but for the season 2 champion natin, is Ison, pero hold that thought kasi si Yaku ang and you don't want etong si Lancelot na mag-snowball din agad-agad. Pero Q, papasok, knock up para sa dalawa, Rapplesia using the flicker. Pero di saan niya, hahabulin kita kahit saan nga pa magpunta, na pabagsak niya naman dito etong si Valir. But at the same time, they will be losing Q. Lalaban pa rin dito yung season 2 champions natin at mukhang papasok na si KLVJ. They're gonna be taking out this Lancelot and they're going for more Disanya. May isa niya dito si KLVJ, sabay lipad. I'm out of here nga din. Etong si Tepper, another series of stuns and blades na naman coming from Clay KLVJ. Wala na maiba to, bumabalik na si Valir. Pero bakit bumalik tapad? At kung saan pwede na lamang mag-free hit dito sa bandang likod ang partial natin or mag-create ng space para sa kanila. Pero eto nga,
on-cam kill sa taas ng mapa natin. Nakakuha ng kill ang ating Gusion at the same time, middle lane part of the map, makakakuha din ang ating Gusion natin at the top lane. Siya na yung nakuyog nung dalawa. Siya pa yung nakapatay ng Parsa. And I believe you, nagamit niya na din yung ulti niya doon. Kill DJ, nakikipagdigmaan sa dalawa. Kasama niya naman dito si Akai, pero Cho, map. Papatay at mapapatay pa rin dito itong CPU at mga susunod na dito si Death. Nandito na ang backup. May chance dito ang Season 2 champs na kung early game type tapatan, meron silang marksman sa lineup. Pero habang sinasabi natin yan, kalaki ng lamang ng Season 4 champs natin. At eto na nga, bakbakan ulit sa Jungle Cup ng Season 2 champ natin. Ako makakakuha ata ng isang kill. Masha-shutdown din. Pati si JP, dalawa ang na-shutdown dito. So medyo nakahabol na nga. Dumikit na halos ang ating goal dito. Kanina parang mga nasa 9k yan eh, pero ngayon nasa 4k or 6k na lang. So malaking bagay din kahit papalo si Yako, haabulin dito. Nako, Rapisha, kahit na mag-suppress ka dyan. Nako, dalawa kami dito. Tutuluyan ka pa rin namin. Medyo na gano'n lang. Medyo naghintay lang sila doon kasi gumamit ng Ice King Wand. Itong si Kuya Rapisha. But anyway, napatay nila dito. Ito si Lancelot pero nagbabalik nga muli. And kung niyakap nila dito si Tets, Tets is still alive. Tets makakapag-flicker. Yako naman ang mapagpapag- Madedepensa pa nga ba ito? So, medyo delikado ang lagay. Baka masdan siya doon. Oy, may konting survivability. Pero ang inhibitor turret natin sa baba, bagsak na. Lagi patay dito si Yaku. And burst na burst agad itong si Yaku. Men, grabe naman si Kuya Akai na nandun si Kuzakin. Men, parang push lang si Dizanya, pero Dizanya hindi na makakalipad. And Dizanya,